Hello mga master, what's up sa iyo, panibagong araw, panibagong video na naman po tayo. At ngayon mga master ay sasagutin ko na naman ang isa sa mga tanong ng aking mga followers. At syempre naman mga master, malakas kayo sa akin. At ang tanong na ito ay mula kay Doniosis Castillo. Ewan ko tama ba ang pagkakasabi ko. Sabi niya dito mga master, idol semi new lang ako. Sinong pipiliin ko sa dalawa kasi naguguluhan na ako sa nararamdaman ko. Hindi ko talaga mawari kung sino sa kanila ang magandang gamitin. Vegibo ba or cursed liar? Salamat, sana mapili din ako. Hehe. So yan mga master ang tanong niya. Simple lang ang tanong niya, vegibo ba o cursed liar? So mga master, kung ako tatanungin, diretsahan ko na sasagutin. Ang pinakamaganda talagang gamitin para sa mga F2P kagaya ko, free to play player tayo, ibig sabihin hindi tayo gumagastos, kito niya naman, ito yung first purchase reward natin. Ang pinakamaganda gamitin dyan mga master ay itong kagaya na ginagamit ko, syempre itong Vegibo, Vigilante Bow. Bakit mga master, bakit ba maganda yung Vigilante Bow? Kasi craftable siya. Kung titingnan mo kasi mga master dito sa ating weapon, dito sa crafting section ng weapon natin, meron ditong tatlong, apat na items na pwede mong makraft. Ito yung Minstrel Bow, Vegibo, Mystic Bow, tapos ito. Yan yung pwede mong makraft mga master na apat na 5 star items o weapon para sa archer. Itong Minstrel Bow mga master, hindi siya maganda para sa mga archer. Dahil tingnan mo naman, intelligent yung meron siya, plus itapos skill cooldown. Hindi naman natin kailangan yung mga master. Ang kailangan ng mga archer ay critical attack at attack speed o kaya range. Hindi na rin niya kailangan talaga ng intelligence. So wala yan. So dito naman, same din dito sa Mystic Bow mga master. Intelligence, magic attack, freezing rate on basic attack, tapos skill cooldown. So hindi rin siya maganda dahil intelligence. Kaya ito mga master, madalas na pinagpipilian ng mga players itong Vigilante Bow kasi meron siyang range, critical damage increase. Ito talaga yung pinakamaganda. At ito ang bonus niya mga master, itong damage increase sa focused arrow strike. Isa to sa mga skill ng archer. Ito yung papakita ko sa inyo. Yan mga master, yung focused arrow strike. Kapag sniper ka na, pang third jab mo na to, ito yung focused arrow strike. Pang combo yan doon. Tapos dito naman, titingnan lang naman natin dito yung so yung pinagpipilian na Vigilante Bow tapos Cursed Bow o Cursed Liar. Dito naman sa Cursed Liar mga master, meron siyang range at critical attack rate. Pero ito critical attack rate kasi. Tapos ito maganda kasi sa Cursed Liar, meron siyang rate on basic attack na curse. Ibig sabihin mga master, yung damage ng character mo sa boss o sa ibang players o sa mobs, mababawasan yung damage ng aatakihin ng character mo. So yun, kaya maganda siya. Kung ako tatanong yung mga master, kung mas OP talaga na item, mas OP talaga to yung Cursed Liar. Kasi maganda talaga yung kanyang rate on basic attack na curse. Pero ang problema kasi dito mga master, sobrang hirap na i-craft ng Cursed Liar. Kasi hindi craftable itong Earth Bow. Kailangan mo yan talagang hanapin mga master. Iisa-isahin mo yan, hanapin mo yan. Mahihirapan ka talagang hanapin yan mga master. Kaya madalas sa mga players, kung makikita nyo naman sa mga high level players na nakakatapos na ng map, natapos na ng time patrol kagaya ko, natapos ko na mga master tong map, lahat ng map na yan natapos ko na yan. So nag-aantay na lang ako ng next update. Same din sa time patrol, natapos ko na din tong time patrol mga master. Yan, nag-aantay naman tayo ulit ng update. So ang madalas na ginagamit ng mga high level players ay Vigilante Bow. Bakit? Kasi sobrang bilis niyang ma-craft. Kagaya nito mga master, 30 na, nasa max level na to. Kailangan ko na lang ngayon na magpa-level 80 naman bago ko ulit makuha yung Trans 14. Pero max na talaga siya mga master sa ngayon. Kaya yan, hindi na talaga tayo masyadong mahihirapan. Ang isa talaga maganda dito kasi craftable siya, sobrang bilis mong makakraft ito mga master na Vigilante Bow. Kaya siya yung madalas na ginagamit ng mga high level players. At yung mga players na gumagamit dito, ang bilis lang nila makapagpa level up, makapush ng map, makapagpa ups ng
character nila dahil mabilis lang talaga makraft tong Cursed Lair. Mas mabilis ka, Vigilante Bow pala, mas mabilis mong makraft, mas mabilis ka rin makakapag-push ng map, mas mabilis ka makakapag-pa-ups, mas mabilis ka makakapag-pa-farm. So, mas maganda yung progress mo. So, kung akong tatanungin talaga, ang pinakamagandang gamitin na bow para sa mga F2P players ay itong Vigilante Bow. Isa pa mga master, dahil kung titingnan nyo rin, critical attack rate yung binibigay niya. Ibig sabihin, ito mga mas yung rate kung saan magkikritical yung damage mo, magdodoble yung damage mo. Pero pwedeng-pwede mo naman yan makuha mga master sa stats dito yan. Tingnan nyo dito. Pwede mo naman bigyan ng luck. Lalagyan mo lang ng luck yung stats nyo. Tapos pwede na, okay na. 95 lang na critical, okay na. Kagaya sa akin, 95 lang yung critical attack rate ko dito. Kumpara mga master, dito naman sa Veggie Bow, na mas maganda talaga kasi meron siyang critical damage increase. So, ibig sabihin yung damage na nag-crit mo mga master, yun yung mas yun yung pinapalakas niya. Kaya ito yung aking mga master, ito yung sa akin ngayon, yung level 13 niya nasa 37.34 na. So talagang malakas din siya, at yung damage niya 26,000. So diba sobrang maganda siya. Pero ito pa mga master pala, kung i-compare mo naman mga master, ano ba tawag nito? Kahit ano kasi mga master pag aanuin nyo, ano ba tawag dito? Kahit ano kasi mga master, sabihin nyo mga master, itong Veggie Bow ay normal item lang din. So hindi talaga tayo masyadong aasa na dadalhin tayo nito sa late game. Kung ako pa rin tatanong yung mga master, Vigilante Bow kumpara dito sa mga exchangeable na weapon, mas maganda pa rin talaga itong mga exchangeable na weapon. Kagaya nito mga master, Sinister Bow, Bow of Storms, Gigantic Bow, Elven Bow, tsaka itong Royal Bow. Kung ako mga master, ang tatanungin talaga kung papipiliin, pinakamaganda para sa akin itong Sinister Bow. Pero isa-isahin natin mga master, kasi itong mga master, craftable yan. Vigilante Bow yan, tsaka itong Cursed Lair. Pero pinakamaganda talaga mga master, itong mga items na ito na hindi nakakrap, itong Royal Bow, Elven Bow, Gigantic Bow, Bow Storms, tapos Sinister Bow. Pero problema lang, dahil hindi nga sila craftable, sobrang mahihirap siyang kunin, at nakakakuha lang nito ay yung mga talagang gumagastos ng pera. Sa lahat din na lima yung mga master, pinakamalakas din dyan ay Sinister Bow, dahil meron siyang overall damage increase rate, tapos meron din siyang dex. Ito maganda din to, yung Bow of Storms. Kaso para to, kung di ko nagkakamali, para sa dancer siguro to. Ewan ko lang, di ko lang sure, kasi magic attack din yung bigay niya. Ito maganda rin talaga to, yung Gigantic Bow, kasi range damage increase din. Kaso bawas yung hit niya. Pero may nakita kong player mga master, umaabot ng 1 million per tira. Kaya sobrang lakas din nun. Pero gumagastos talaga siya ng, sa game na to. Ito maganda rin, default stats at attack speed. Sobrang OP ng default stats. At syempre ito talaga maganda rin, kasi may Falcon Assault din siya na damage increase. Ngayon kasi mga master, ang Falcon Assault ko umabot ng 3.7 million hanggang 4 million ng damage niya. So kung malalagyan ko pa nito, mas tataas pa yun. So yeah. So yun ang mga master siguro. Kung akong papipiliin, lalo kung sa mga baguhan pa lang dyan, huwag nyo nang pilitin itong Cursed Lair. Mahirap yan na mabuo. Ang magandang buuhin syempre itong Vigilante Bow. Hanggang early, hanggang early to mid game mga master, okay siya. Sa ngayon papunta pa lang tayo sa mid game. Wala pa tayo sa late game. Pero pagdating natin sa late game, yung kumbagang papamax ka na talaga, pinakamaganda na syempre dyan ay itong, masabi yun, itong Sinister Bow. Ang maganda pa kasi sa Sinister Bow mga master, pwede mo rin siyang makraft pala. Pero sobrang magasto siya dito siya. So yung kita nyo naman, gagastusin nyo lang dito mga master ay Shattered Magic Stone na nasa 1,000 lang naman ang bawat isa. Pero kailangan mo muna itong makuha. Kailangan nyo pala muna makuha itong Bow of Infinity na nasa 200 yung isa. Diba? Shattered Magic Stone ang ginagamit siya, na dito mo lang din makukuha. So yan, dito yan makukuha mga master. So sobrang mahirap din yung makuha yung Sinister Bow, pero sobrang OP niya. So yun lang mga master, sana nasagot ko yung tanong yun ni master, sana okay na yon, sana nasagot ko na yon. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. Bye bye.